So in the future, sabi ko nga guys kanina, 'di ba? Meron ka pang ibubuga, mas magiging better ka pa. Okay, mas magiging better ka pa. Today kesa dun sa mas magiging better ka pa bukas kesa sa today mo. Today you were better than your yesterday, pero bukas mas magiging better ka pa. So ito na yung future self mo, Cancer, no? Mas matibay, mas stronger, mas braver, mas successful. Hello guys, hello Cancer, welcome back to Pinay Pixie Tarot. Ang pamigat ng episode natin for tonight is Past, Present, Future, Timeless Reading para sa Cancer, Sun, Moon, Rising, Sign, and Venus. Shuffle ko yung cards guys, hanapin ko yung energy ng Cancer. Alright, so Cancer, kayo ay represent ng Queen of Cups sa ating spread. General reading lang guys, pwede mag-resonate, pwedeng hindi, pwedeng positive, pwedeng negative. Pag sinabing timeless reading mga ka-pixie, anytime na mapanood nyo yung video, pwede siyang mag-resonate sa inyo. If hindi kayo naka-resonate right now, pwede nyo siyang panoorin next time, next year, next month, baka by those time, mag-resonate na sa inyo yung message. So, itong spread na to, yung unang spread natin mga ka-pixie is yung ating recent past, no? Ito yung past energy natin. Meron ditong presence ng fire signs, Aries, Leo, Sagittarius. For some of you, maaaring may fire element kayo sa inyong natal chart. For some of you, you may be dealing with a fire sign. Pero ito guys, feeling ko may kinalaman ito sa mga dreams nyo, sa pag-achieve nyo ng mga dreams nyo. In your recent past mga ka-pixie, talagang nakita natin yung mga financial struggles nyo, yung mga pagsisikap nyo, no? Pwedeng may mga financial losses kayo, ibig sabihin ng financial losses, mga pagkalugi sa pera, pwedeng may mga decision kayo na hindi naging pabor sa inyo and ang nangyari or pwedeng na-scam kayo, ganyan, na parang hindi naging pabor sa inyo yung mga past decision nyo pagdating sa pera, so pwedeng sa negosyo yan, pwedeng sa trabaho, pwedeng sa investment, mga failures, kumbaga, okay? O kaya naman, parang yung iba sa inyo, yung tipong laki talaga sa hirap, no? As in, never kayong naka-experience ng kaginhawahan sa buhay nyo, and o kaya naman yung tipong nawalan, no? Ibig sabihin, parang nagkaroon na kayo dati, tapos parang nawala sa inyo kung nagdanas kayo ng hirap, in short, okay? Kumbaga parang that pwede sigurong nananagana kayo before, tas alam niyo na yung mga istoryang makabagbag damdamin. Sometimes gano'n, no? Kunwari, mayaman yung pamilya nyo o may kaya kayo, tas nagkasakit tatay nyo or nanay nyo or yung breadwinner sa inyo, tas hanggang sa nawalan kayo, ganyan. So, yung iba sa inyo, pwedeng gano'n, no? Pero, nakita natin na talagang madami siyang dinulot na emotional pain sa inyo. Yung iba sa inyo, pwedeng na trauma-trauma, ganyan. Talagang yung hinagpis, yung paghihirap sa kalooban nyo, nandun na lang. Yung iba sa inyo, pwedeng nag-try kayo or nag-attempt kayo na mag-abroad. Or pwedeng parang lumayo kayo sa pamilya nyo, ganyan. Na meron kayong goal na sa paglayo nyo sa pamilya nyo, nakipagsapalaran kayo para magkaroon ng magandang buhay or para maibigay yung magandang buhay sa kanila. Not necessarily na abroad, sometimes probinsya, tas Maynila, diba ganun kasi maliit yung, sabi nila, mas maliit daw yung sahod sa probinsya kumpara sa Maynila. Well, may katotohanan naman yun, pero yung cost of living din kasi mahal din. So, anyway, mga ganun mga ka-pixie yung nakita natin sa inyong recent past, okay? Ngayon, tingnan naman natin yung energy nyo sa inyong present. So, ito naman sa inyong present, guys. Talagang nakikita natin na yung iba sa inyo, na-overcome nyo na yung mga challenges, yung mga pagsubok, and
excuse me, you took control of your life, no? Ikaw yung naging in control sa buhay mo, and ikaw din yung parang nag-control ng swerte sa buhay mo. Kumbaga parang hindi mo siya inasa sa swerte lang, and ikaw yung nag-create ng sarili mong swerte sa buhay mo. Nagets mo ba? Kasi yung iba, yung ibang tao parang antay lang na antay ng swerte sa buhay nila, pero there are other people na nag-chase talaga ng swerte sa buhay nila, as in they do everything in their power para talagang swertehin sila. So yun yung mga literal talaga na pasisipag sa buhay, masikap, ganyan, kahit na nag-fail, kahit na ilang beses na dapa, ganyan, hindi sila takot na sumubok, hindi sila takot na sumugal sa buhay. And kayo, nandun kayo sa category na yon, na kayo yung nag-create ng swerte sa buhay nyo. And eventually guys, eto nga nakikita natin na gumaganda na yung inyong kapalaran pagdating sa kaperahan, mga ka-PC. Again, and eto yung dahil sa inyong pagsisikap at pagtsatsaga, mga ka-PC. Kumbaga parang sinabayan nyo, no? Na nagets nyo ba? Inantay nyo yung swerte, at the same time sinabayan nyo din, sinabayan nyo ng pagkilo, sinabayan ng pagtsatsaga, hindi kayo na inep, kumbaga, kumpara dun sa ibang tao na palagi na lang nagre-reklamo, kailan ba dadating yung swerte sa buhay ko, ganyan, sinabayan nyo siya ng pagiging positibo and pagtsatsaga, mga ka-pixie. Kumbaga, in-accept nyo na yung kapalaran nyo na, okay, accepted ko na mahirap ako or naghirap ako, marami akong mga failures, pero hindi dito matatapos yung buhay ko, okay? So, and kayo talaga yung nag-create ng magagandang opportunities sa buhay nyo, mga ka-pixie, para ma-overcome nyo yung mga challenges na yan. Meron tayong presence, itong fire sign na to, guys, feeling ko ito yung passion nyo, no? Yung parang ibig sabihin kung yung mga sidhi ng damdamin nyo, yung mga gusto nyong gawin, at saka parang hindi ito naging madali para sa inyo, naka-experience kayo ng ilang ng maraming yun nga, yung mga pagsubok at saka mga competition, okay? And yung mga competition na yun, para dun kayo natuto, para makita mo kung ano yung mga best practices na pwede mong i-apply sa buhay mo, mga best skills, ganyan, kung saan ka dapat nag-i-invest ng energy mo para maging better version of yourself ka, okay? And nakikita natin ito na parang ngayon, ito na yung ngayon mo, Cancer, ikaw na yung better version of yourself, pero meron pa siyang mas better na pwede mo pang, kumbaga, hindi, you may be a better version of yourself today than yesterday, pero tomorrow you can become more better pa. Nagets nyo ba? So, ibig sabihin, meron ka pang ibubuga, Cancer, okay? Meron ka pang ibubuga in terms of your swerte, in terms of your good luck, in terms of your magandang kalagayan sa buhay. Meron ka pang ibubuga. So, make sure na talagang consistent and persistent kayo, Cancer, sa inyong buhay. And huwag kayong titigil, no? Hanggang hindi kayo nakukontento, hanggang hindi kayo nasasatisfy, hanggang sa talagang feeling nyo, na-fulfill nyo na yung bagay na gusto nyong ma-achieve sa buhay nyo. So, in your future naman, guys, wow. So, nandito na yung presence nyo, masculine energy. This is you, stronger version, mga ka-pixie. Stronger version, braver version, successful version, wow. Living your dream life, mga ka-pixie. So, in the future, sabi ko nga, guys, kanina, diba, meron ka pang ibubuga, mas magiging better ka pa, okay? Mas magiging better ka pa today kesa dun sa, mas magiging better ka pa bukas kesa sa today mo. Today, you were better than your yesterday, pero bukas, mas magiging better ka pa. So, ito na yung future self mo, Cancer, no? Mas matibay, mas stronger, mas braver, mas successful, and you're living your dream life in the future. You are right now building your dream life, and in the future talaga you will live your dream life na much better, parang version 10 na. Hindi lang version 2, hindi lang version 3, kundi version 10 na ng sarili mo, Cancer, kasi talagang sobrang malayo pa yung mararating mo sa buhay mo. And it's also bringing
glorious happiness sa family mo, glory sa family mo, okay? Magdadala ito ng hindi lang success para sa'yo, pero success din para sa pamilya mo and happiness, no? So, ito guys, i-mind nyo na kasi sobrang ganda talaga ng kakahantungan ng kinabukasan mo. Hindi lang para sa'yo, kundi para din sa pamilya mo. So, lahat yan guys, i-mind nyo na sa comment section. Mind dream life, mind successful version of yourself, mind swerte version, swerte version of yourself. Kasi sinaswerte na kayo ngayon and in the future, mas lalo pa kayo siswertehan. Mas stronger, mas braver, mas upgraded na version, mga kapixie. Okay? So, comment down below, Cancer, no? If feeling nyo nakaresonate kayo dyan, guys. Tingnan natin yung additional namin sa iyo guys. Shuffle ko to. Habang sinashuffle ko to, panoorin nyo muna yung video natin regarding sa ating paano mag-manifest ng abundance video course. Kapiksi, sawa ka na ba sa mga struggles at hirap sa buhay mo? Masipag ka ba at masikap sa buhay ngunit hindi ka pa rin umaasenso? Ilang beses ka na bang nag-attempt ng negosyo at nag-invest pero palagi ka pa rin nalulugi? Sa pagkakataon na ito ay maaaring may subconscious beliefs ka na nagiging balakid sa iyong pag-undad at pagyaman. Introducing, paano mag-manifest ng abundance video course? Dito ay matututunan mo ma-overcome ang mga balakid mo para tuluyan ka ng umaglad, umasenso, sumagana, maging matagumpay, successful at maswerte sa iyong kabuhayan, pera, trabaho, negosyo sa labi at kaperahan ng bonggang-bongga. Dali, mag-send na ng email sa pinoypixie@gmail.com at simulan na ang iyong pagyaman ngayon. Alright, so sa lahat ng gusto mag-avail ng course guys, 500 pesos discount tayo until July 31. So i-avail nyo na, super ganda talaga guys. And meron tayong bagong course, paano mawala ang third party at magkaroon ng harmonious na relationship para sa mga kapiksi nating nagdudusa dahil sa mga kabit-kabit ng jowa nila guys, super ganda. 30% discount pa rin until July 31, so i-avail nyo na guys, sobrang ganda talaga. Ito yung mga additional na message for you, Cancer. Transformation, pagbabago ito, mga kapiksi. You are experiencing enormous change right now, which brings great blessings. So, yung present nyo, guys, sabi ko nga, yung present nyo, nagbabago na kayo, eh. Malaki na nga yung pinagbago nyo sa present nyo. Pero sa future, guys, mas malaki pa talaga yung pagbabago na pwede nyong ma-experience. Meron ka pa talagang ibubuga, Cancer. Kaya, wag na wag kayong titigil, guys. hanggang hindi nyo na-achieve yung version 10 nyo, okay? Kasi pwedeng nasa version 2.0 pa lang kayo ngayon, pero sa version 10, as in super layo pa talaga, sobrang laki pa talaga ng ibubaga nyo. Kaya persist lang kayo guys, maging consistent, and definitely magiging maganda talaga yung buhay nyo in the future. And ito guys, purification, this is cleansing, paglilinis. It's time for a cleansing, detoxification of your body and mind. Minsan guys, mag-cleanse, no, mag-recharge, kailangan natin yun para mapagpag yung mga kanigahan sa buhay natin. Kahit mag-meditate kayo once a day, mga kapiksi, o kaya naman yung kung malapit kayo sa mga ilog, dagat guys, kasi meron siyang natural cleansing properties. Pero kung hindi naman, pwede kayo maligo ng tubig na may asin, basbasan nyo, dasalan nyo. O kaya naman, maraming pamamaraan guys, pwede kayo magpausok, ganyan. Kayo na lang yung magsaliksik kung ano yung feel nyo na pwede gawin nyo guys, kasi makakatulong talaga yun sa inyo. Alright? Okay, so comment down below, Cancer, na-excite ako para sa inyo. Parang feeling ko personal reading to, no? Parang sa akin, parang feeling ko personal reading siya. Anyway guys, marami pa kayong ma-achieve, no? So pakinggan niyo yan. And meron tayong bagong subliminal pala guys, pinopromote ko siya. Pantaboy ng malas, pang-akit ng swerte. Pinapakinggan ko din siya, sobrang ganda guys, sobrang effective. And ito yung playlist natin, no? So pakinggan nyo para makatulong sa inyo. Ang daming success stories. Ito naman yung success stories ng paano mag-manifest ng abundance video course. Click here to subscribe guys, and click here to join our membership program. Thank you for liking, sharing and subscribing, and see you again next time guys. I love you all, have a nice day, bye bye.